yung show ni Light and napakaganda nung nakaw sa Karina nung, nung first phase for RSG. Mm-hmm. Nakikita nyo dito, Albert and Demon Kite. They're actually going up against each other dito sa jungle matchup na ito. Benedetta and Karina, ano nga ba yung intricacies na itong matchup na to Midnight? I feel like pinick to ng RRQ not for the Karina but against the Eve kasi nakakailang din naman talaga maglaro ng Eve if you're up against Benedetta. Pero the thing is, yung jungle Benedetta kasi ngayon, ginagawang tank. So I feel like hindi ganun kalaking problema for RSG kasi ang dami nilang shred and of course, yung damage output ng RRQ Hoshi parang kulang. Kasi manggagaling halos lahat ng damage sila doon sa Beatrix at pati na rin sa Savior. We have to be very careful about it kasi isipin natin na kanina din naman kinukulang ng damage yung RSGPH pero dahil merong Beatrix Savior, nasolusyonan nila lahat iyon. Habang dito sa may gitna, eh, merong onting sayawan na nagaganap between RRQ and RSG. Talagang agawan base lang ata ito. Kumbaga, oh, teka lang pre, amin tong Raven. Amin to. Talagang hinukuha yung teritory dito ng RRQ. And sobrang tapang maglaro ni Aqua knowing na may advantage sila versus the tank support ng RRQ Hoshi kasi hindi rin makapwesto sa Ruby because of the slows and of course yung amba ni Light sa kanyang show. Albert, sa mid lane, pero silip na. Silip lang naman siya. Silip lang naman at tinitipihan na rin ni Light dito yung side ng RRQ Hoshi. Tatandaan nyo, itong RRQ Hoshi, they are known to get into the mental game. Kumbaga talagang sisigawan ka neto, bubulyawan ka neto, titipihan ka neto kasi confident sila sa sarili nila. Oo, pero mukhang at this point si Nuts hindi na niya idol si R7. Nakikipagsuntukan na siya sa kanyang idolo. Saka nakakita ng Esmeralda level 3 ni Istigeron yung dirot. Sabi nga nila, pre, work until your idols become your rivals. Pero ang iniisip na ni Eman dito, work until you beat your idol. Kaya ito na yung ginagawa nila and we have our first fight here. It will go to the side of RRQ, Hoshi, yung turtle and Nuts. Masyadong makunat, pero tutumba siya sa kamay ng RRQ. Yep, may supplement ng damage coming from the Saver and hindi rin nakapwesto sa Demon Kite for the Retribution. Ito rin kasi yung advantage ng Benedetta versus other junglers. Isang maling Retribution mo lang kanya yung Turtle because of the many hits, many procs ng kanyang Electro Final Blow and of course, yung passive coming from the Retribution. Sino mo si Eman dito, napakatapang. Kinain yung Nibiru's Passion. Oh. Tapos, nung nakita niyang pwede niya pang pasukan ng isa para po passive, eh pinatong niya na, pero may sagot ang side ng RSG. Sipa mula kay Light. Grabe talaga. No Franco, no win. Sabi nga ni Wolf, nilalagnat na si Kuya Movin RRQ Hoshi. Mukhang nahihirapan sila dahil hindi comfort to for Vin. Pero actually, ito lang yung mga heroes ni Vin eh. Franco, Ruby, Lolita. That's it. Yung alam mo, may depende pa. Nare-realize ko na ngayon nangyayari kay Vin kung bakit hindi siya makapaglaro ng maayos. Oh. Nangungulila siya sa nangungulila Franco. Na. Iniisip niya yung Franco every single time. Sinasabi niya, kung Franco to, panalo to eh. Oh, ay, kaso hindi siya Franco eh. Kung Franco to, panalo to. Mm. Kaso hindi. Kaya 2-0 kayo ngayon. Ano na? Tinanggal yung Oknarp, no? Tinanggal yung Oknarp. Hindi maka-Oknarp. Nangungulila siya. Hindi maka-Olanap. Ang lungkot ng puso ni Kuya Bin. Walang Olanap sa RRQ kapag walang Oknarp. Nilalagnat sa kakaisip. Nilalagnat. Talagang iniisip niya gabi-gabi. Franco lang ang hero ko. Oo. Sabi niya mamaya pag natulog siya, guys, di ako nakapag-Franco. Pero tama ka na, Bin. Balik tayo sa'yo, Kuya Bert. Apo, sige. Ikaw, hey, Albert. Bert, ang sinabi ko sa'yo, Kuya Bert, ang kulit mo eh. Ah, tigil mo na yan. Nakaisa lang kayo nung upper bracket finals. Gusto pa umisa. Pinilit mo pa mag-grand finals. Ay, grabe naman. Alam mo, sabi nga ng RSG dito, pinagbibigyan ka lang. Pinagbibigyan ka na, tignan mo. Grand finals na to. First time yung makatapak ng grand finals in ilan? Three years. Ay, wow, ang galing! Sa international tournament. Meron naman silang okay. Meron namang MPLI. Oh, may MPLI. Tama kasi, naman. Pala. Kung sa MPL Indonesia, Pilipino din mag-grand finals doon, kabahan na kayo. Ayun pala ibig sabihin ng MPLI, no? MPL Indonesia. MPL Indonesia. Doon lang nag-grand final. Nauli dito, pero gumamit siya ng flicker out. And Nuts, by the way, tumatakbo lang dito at tinatangke yung damage output na meron yung side ng RRQ Hoshi. Wala silang mabawas. Ano yun, men? Tapos mo, men! Nakuha na ng RSG yung turtle, men! At nandito na rin sinasak. Oh, Bin! Ganit na, Kuya Bin! Prangko lang yan! Prangko ka lang! Bakit naman ganun? Hinihila mo yung RSG para mamatay ka. Nilalagnat na si Kuya Bin! Gabi-gabi niyang iniisip yung prangko. Sabi niya, guys, di ko na kaya. Nilalagnat unti-unti si Kuya Bin. Mainit. Hindi ko magamit si Franco. Nilalamig na ako. Blue
pero may sipa pang naganap si Skylar dito. Skylar Pigeon Fly, babay sa'yo. Balik ka muna, bes. Si Albert nang i-spak kay Skylar na yung kill eh. Oo. Kinuha pa, sabi ni Albert, akin yan. O tingnan mo nga, kahit sina, nagtatraido ka na din sila sa akin nila eh. Oo, wala nang family. Ayaw na nila. Malangkot na si Kuya Bin. Ako basta, kapag natalo ako dito, maganda dapat score ko. Oo, 2-0 ko. Ganda dapat yung mindset. Hindi na family, malangkot si Bin dito. Kaya sinasabi ko sa'yo, Kuya Albert eh. Bumabak na nga yung tao, babanatan mo pa, eh di nasaktan ka. Si Eman kanina, binubog ba yung gold laner ng RRQ Hoshi eh. Mm-hmm. Parang gusto bigyan eh. Kahapon may binigyan na gold laner yan. And ngayon, mukhang Indonesia na ang susunod. Pero ito si R7, ayan, nakahuli na, sama-sama sila finally. Ay, apat pa kayo ah! Light! Kaya mo yan, sinipa ka dito si Bin. Pero nakuha nila yung kanilang target, yung si Skylar, si Demon, kahit tayo, ibig sabay kita. Pero si Eman dito palumpalo at doon natatapusin yung laban na iyon. May pamilya. May kasama ang RRQ Hoshi. Pero kasi ang problema, ang nakuha sa kabila, si Skylar. Oo. Si Skylar na dapat, nagpa-farm lang ngayon. Si Skylar. Skylar Pigeons Fly. Wala, man. Ako nag-isama. Nilalagnat na rin si Skylar. Nilalagnat si Skylar. Sabi niya, yung Claude, pre. Hindi ko makuha. Ang tagal ko pinractice yun. Oy, Eman. Eman, takmo mo. Eman, oh, kaya mo yan. Sure. Oh, nag-win. Ay! Yung nag-flaker din. Ang pogi niya. Okay. Kalma. Wait lang, man. Sobrang bilis na mo mag-react nun. Tao ba to? Well, alam mo, si R7, matagal na talaga siya naglalaro ng ganyan. Sobrang tagal, pre, gusto nyo na mag-champion. Desidido yan ngayon. Grabe naman. Robot. Pero ito, si Demon Kite, nakuha yung turtle. Pero wait lang, di pa kami makamove on kami ni Wolf. Nag-react kami doon saan eh. Ginawa ni R7. Hindi makatao yung ginawa ni R7. Sabay sila nag-flicker. Sabi ni R7, i-outplay ako nito. Pilipino to eh. Magaling maglaro ng ML to eh. Oh, pero let's give credit where credit is due. Kahit kanina pa natin na na-trash ako yung RRQ Hoshi, okay lang naman yun. Pero sinasabi ko lang, kapag may magandang ginawa, eh di may magandang ginawa. May magandang ginawa si R7. Ang ganda ng ginawa ng RRQ dito, lalo na si R7. Si R7 lang. Kumbaga, kanina, laban yun ng Dragon Ball. Oo. Kung napapanood Ultra nyo yung... Ultra hindi na umaabot yung mga linyahan ng mga karakter doon na... Oy! Pero oy, si Skylar... Ay! Relax ka lang! Ay! Si Bin! Si Bin nag-ulti sa wala! Iniisip niya na naman ang prangko! Si Skylar, pre! Sabi niya, guys, 1-2 na ako! Hindi ako pwede mag 1-3! Pliniker niya yung Shunpo! Ganun na si... Kanina nga si Albert nag-win sa transyon mag-isa eh! Alam nga naman mag-win transyon ka ng dalawa! Eh, malay mo, pwede mo gamitin yun pagka may nalimang nakapalibot sa'yo, di ba? Ah, pwede naman. Kaso kanina, ang ginawa niya, mag-isa. Oo. Oh. Ang lupit. Ayan, oh, si Bino, sabi niya, guys, yung prangko ko talaga eh. Sumisilip. Prangko. Ang dami nilang iniisip dito ng mga hero. Prangko, Claude. Ayan, si Albert. Lancelot. Iniisip ni Albert yung Ling. Sabi niya, di ako makadash. Hindi ako makatalon. Talon na ako kanina pa eh. Okay, no, family that stay together. Diba? We'll be staying together. RSG, Light, umasok na rito. Gator Sipa! Pabalik! Nahuli na si Bin, nilalagnat na. Real world verification na napag ni Aqua, pero Benedetta, the Delecto Final Blood damage is there. Pero not! Umasok na Falling Star Moon. Takbo, pabalik na Indonesia. And RCPH, the kick! Pero hindi, may bawi naman. May palag pa rin naman si Skylar. Pero RSG, ang importante, namatay si Bin. That is a very nice try coming out from Light. Although maganda yung naging sagot ng RRQ Hoshi with the Debiru's passion and all the physical attacks na binato sa kanya, eh talaga namang si Light gagawa talaga ng play yan. Pero ngayon, ang hindi na-account for is si Eman. Si e-sportsman. Oo, tingnan mo nga, si Aqua tsaka si Eman nakakapag-farm. Anong tawag sa kanila? Aquaman Duo. Yun. Ang dami ng item ni Kari. By the way, itong inuna niyang item, no, yung Wind Talker into Wind of Nature, sobrang lupit. Kasi ang daming physical damage sa side ng RRQ Hoshi. Ngayon, 2-1. Si Eman yung katapat niya, 1-2. Nilalagnat na rin. Nilalagnat na sila lahat dito. Kagabi, ang ganda pa ng sinabi ni R7, pinayuhan pa eh. Keep moving forward. O yun, umabante. Ayun, umabante tuloy. Sila naman yung hindi makabante. Yan na, nagbabak na kayo. Pero si Light, makahanap ng pwesto dito, Kuya Midnight ha. Unti-unting binabawasan dito ng RRQ Hoshi. Yung Lord. Hop, Demon Kite, nandito rin sa area kung nasaan si Light.
At habang nandun yan, ay lumalapit na din dito sila Nats at sila Aqua kasi alam nila anytime may laban na pwede maganap. Oo, advantage to for RRQ. Ha? Level 13 si Albert pero grabe katulong natin yung minions. Katuwak natin yung minions ng RSG. Nagtutulak ng Torem Lisa. And RRQ, kailangan na pumbalik Albert. Nakita sila ng napakakunat na Esmeralda rito ng RSG. Demon kahit hawak niya yung Lord pero nakakabang si Vin. Sabi niya guys, prangko ko na to eh. Mm-hmm. Ngayon, umalis yung RRQ at unti-unti silang bumabalik papunta doon sa may R7. Alright. Trying to go for the burst down and si Vin. Vin! Kuya mo Vin. Ang ganda na pagkakauli kay Eman and the Dawning Light is there as well. Dalawang tao na wala sa RSGPH. At natitingnan na lang dito, Demon Kite, Aqua and Nats. Paano nila pipigilan tong pag-abante ng RRQ Hoshi sa may Lord? Hindi rin naman ganun kadali mag-Lord for RRQ. Kulang din silang damage at kailangan nila ito iba to sa mga makukunat na heroes ng RSG. Pero Demon Kite nakabos siya rito. Vin, question is makakahila ba sila? Lowdown nila, ginamit na nung Savior Albert zoning out yung Karina ng RSG. Vin goes down! Nakuha yung kill dito. Kill Vin not sustaining pero the damage is there from RRQ. Nakuha yung Lord Demon Kite! Intronesia, walang inyo! Lahat yung mapang yan, sa amin yan! Sa amin yung Lord, sa amin yung Turtle, pati yung kampiyonato sa amin din! Pero game number 3 pa lang, Kalma, grabe. Sabi ni Demon Kite, wala kayo mga Retri Lord. Dito sa bansa namin, maraming mga Retri Lord and RSG. Sila pa ang nakakuha ng Lord RRQ. Mawawalan pa sila ng mid lane tower batters. Wala silang makuha. Wala kayong makuha. Actually guys, kung nakikinig kayo ngayon, yung mga token ginamit dito ng RSGPH, yun yung token ng Omega nung group stage. Oo, hindi kasi naubos. Yun talaga yun, hindi naubos. Hindi nga nabawasan eh. Reserva. Actually, nagbayad ako mga 2,000 pakipakipak yung isa. Ay. Sinagot ko na, naawa ako eh. Grabe, na-wise transfer mo na. Oh, para kahit papano, eh maganda naman yung ano, Butters. Maganda, makabawi yung RRQ ko. Butters, naawa ako eh. May tori doon sa baba, baka sumirper din. Mamaya, kapag kayo hindi tumumbayan. Mga ano yan, mga 8,000 yan. Mga 8,000, sige, lista mo lang. Okay lang, kay Butters, isang hinga lang yan. Oh. Lista mo lang, babait ako ngayon eh, magki-champion eh. Oh, sige. Oh, repair mo yung tori. Oy, Bin! Oh, ay, Kuya Bin! Kuya Bin! Oy, hinila! Oh! Huli si Kuya Light! May amba naman. Nahatak. Namba. Sabi niya, prangko ko na to, guys. At habang nandun sa baba si Nats, walang maka-takedown kay Nats dito ng 1v1 eh. Parang andating dito ni Albert, taga-sweep lang ng minion eh. Sabi ni Nats, ano to? May langgam. Mm-hmm. Nag-clear na nga ng million wave. Walang bawas. Sabi ni Nats, ano ginagawa nito dito? Anong trap nito? Nagbibinidita, walang damage. Kala mo nag-custom eh. Mm-hmm. Tingnan mo, ginagawa nito. Okay, maganda yung ginagawa ni Skylar. Kailangan natin, kasi ang naniniwala ako, sinasabi kasi ng mga tao sa internet, malas daw pa nanan-rush to agad. Ay, so ngayon, ginugulo ko yung tadhana. Oh. Sinasabi ko yung mga magagandang ginagawa ng RRQ Hoshi. Ibig sabihin, pinupuri ko sila. Purihin natin. Habang tinatrash to ko sila. Oh, purihin natin. So hindi na alam ngayon ng tadhana kung ano yung susundin. Oh, sige. Oh, nakuha yung purple buff. Magaling. Pero to, may play ang RSG. Nako po! Pinawian! Si Kuya Bin, pero maganda yung Mystic Pills. Natrap yung RSG PH. Albert on the Electrofinal Bro. Taking out Light on the backline. Pero napatay din si Skylar! Pero sumunod naman si Demon Kite. Si Aqua! Si Aqua! Nandiyan pa si Nats! Si Aquaman! Si Aquaman! Nats, sinahawid pa yung RRQ! Albert takbo! Albert takbo! Albert takbo! Ubus ang Intronesia! Tapos! Ang boxing! Ladies and gentlemen, RSGPH, for the first time ever series na to, na-control nila yung early game. RSG, they are now reeling in dito sa may mid lane. Sinusubukan na nila bawasan dito at si Bin, iniisip na naman yung prangko! Hindi ako makahook! Bakit naman ganun? May laman like that. Day number 3 ng pag-iisip ni Kuya Bin kay prangko. Ano ba to? Ang liit naman ng range ng hata ko dito kay Ruby. Namimiss ko na si prangko. Wala siyang makagat, Kuya. Wala siyang makagat. Hindi siya makakagat. Ay, naku po. Si Kuya Bin yung napuruhan ngayon. Dati si Kuya Bert. Teka, nakakaamuyan dito. RSG, ganda na kanilang pwesto. Pero Lord, yung titignan ng dalawang team. Sisimulan na ni Demon Kite. Mukhang walang idea ang RRQ. Mm-hmm. So guys, balik naman tayo. Guluhin na naman natin. Purihin na naman natin ng tadhana. Si RRQ Hoshi, magaling naman yung ginagawa nila. Kaso, mas magaling yung Pilipinas eh. Oh, may nalalagnat nga eh. Parang naging magaling. Oh, so hindi na alam ngayon ng tadhana kung ano susundin niya. Nabaliw kung siya. Kung kakarmahin ba tayo o hindi.
Oh, di ba? Safe lang tayo dito. Basic mathematics. Oh, kailangan mo lang guluhin ang tadana, hindi mathematics yun. Medic. Basic medic. Basic yan. The mobile medic. Ito na, RSG. Sa sobrang init ng laban, namatay na isang ilaw dito sa gilid ko. RRQ Hoshi. They want to contest the Lord. Pero eto, RSG, sisilip sila, Nuts. Nakakonsin siya rito, pwede nalalagnat. Si Vinlight, napaflicker out. Toning Knight, aabot siya rito. And R7 takes him out. Medyo handa ata ang RRQ Hoshi. Pero Eman, nangkatenong damage output ng carry. At si Nuts dito, ladies and gentlemen, humaharap sa lahat. Pero yung Nibiru's passion, tatlong bala lang yung nalabas. Ladies and gentlemen, oh my God, this Dawning Light, para sa wala. Ubus ang gem. Ay, naku! Teka, conceal. Grabe naman, electro final blow! Naubos yung damo! Ladies and gentlemen, RSGPH, makakabackup sila dito. They can reset, pero RRQ, sila ang gusto kumuha ng Lord. 8 seconds for the show. Toning Knight, kita tatlo, pero nasa heart naman si Nuts. Albert dito, wala na siyang electro final blow. Ginamit niya yon para magtabas ng talahib kanina doon sa may eke na yon. Pero lumalapit na si RSG at makukuha ng RRQ Hoshi yung Lord. Nuts will go down. Kulang ang miyembro dito na side ng RSGPH. That second Lord goes to the side of RRQ Hoshi. Partida, 4v5 eh. 4v5. Kaya yan. Kaya pa rin yan. Alam mo yung Lord, nakailang Lord defense kanina. Oo. Una pa lang to. Tatandaan mo, pre, may carry kasi. May carry tayo eh. Oo, may carry. Kaya hindi problema yan. Masakit si Eman sa late game. O, tingnan mo, aabangan na nila yan doon. Bibigay na nila tayo sa second tower. Ayaan na nila yan eh. Kumbaga, sabi nila dito, antayin mo na natin si Nats. Oh, si Skyler, gaya-gaya. Nag-DH na rin. Sabi niya, nanalo si Eman, nag-DH siya. Pero kasi kailangan niya talaga yan. Para kailan Nats. Real world. Ginamit na ng Eve, pang-clear lang. Contribute team fight for RSG. Pero yung Lord, nag-aabang sa may top lane. Medyo masakit yung sniper ni Beatrix Zero, tinamaan si Eman, at siya ay napaka-arouch. Okay lang yan, pre. Kasi tatandaan mo dito, kanina ganito rin. And natumba man nila una dito, yung mid lane natin, isang kalabit na lang. Yung tore ng RRQ Hoshi. Albert, electrofinal blow, pang-clear naman yung wave, pero hindi pan-clear dahil nakatang okay, siya okay. Rito. Hindi ganun kasakit yung kanyang damage out. Okay, guys. Nakikita nyo naman dito, binigay ng RSG yung Lord. Pero hindi nagagamitin yan ng RRQ para mag-push pa ng kahit ano. Hindi nila pipilit yan. Kasi nire-respeto din nila yung fact na baka ma-counter-engage sila. Kanina lumamang sila kasi yung numbers game pumaanig sa side ng RRQ. Oo, tsaka ready rin talaga yung RRQ kanina na pumasok sila with the conceal play. Unang nakita si Nuts pero masyadong malalim yung ibang heroes ng RSG ngayon. Digit-digit na sila. And men, nakita ko nito kanina eh. Game number one, ganito. Paano mo nakita? Ni-replay ko kanina eh. Game one, kitang-kita, isa na lang yung base. Well, isa lang naman talaga yung base. Pero isa na lang yung natitirang tower sa side ng RSG. Pero lalaban pa rin. Natandaan natin yung damage output ng carry, lalong-lalo sa late game, hindi zero. Ngayon, kung papansin mo yung mapa, lahat sila doon nakatutok doon sa may Lord area. Kumbaga, possible na pwedeng i-deny nila dito kay Demon Kite yung purple buff. Wala. Pero hindi magba-back off sila. Alam nila na medyo delikado din sila. Oh, respect. At kapag nakahanap ng isang magandang sisipa sila, ng sipa dito sila, automatic yun. Sino ba ang dapat masipa dito? Ako, si Clay. Pwede masipa si Clay. Oh. Si Skylark naman kahit papano. Wala. Pagka nadadampian ng mga bawas-bawas kung saan-saan eh. Oy. Kaya. Mainit ang wambahan dito. Mainit. Light. Kapresyo siya rito, kita niya actually yung Ruby. Pero again, pili ko rito ang kailangan mamatay is yung Savior kasi yung Mystic Field ang laking problema sa teamfights. Nauhold yung RSG kasi sila yung nag-chase. Kasi yung Beatrix kaya naman habulin ni Esmeralda with the sprint and I feel like naka-Ice Queen 1 din tong Esmeralda ni Nuts. Kailangan dito ng RSGPH na hindi masyadong magdidikit doon sa mga brush. Kanina pa sila nahuhuli sa ganyan. And even si Light dito, kailangan niya na din maging cautious sa mga ganitong klaseng pwestuhan ng RRQ Hoshi. Tingin ko naman nagigits na nila ngayon na hindi sila pwedeng masyadong mag-stick doon sa may areas na yon. Pero si Demon Kite is near the Lord area. So hindi rin mapipilit dito nila Albert, basta-basta, etong Lord. Ganda ng pwesto ni Light ah. Pag umabante ang RRQ, makikita niya yung pwesto ni Clay, pati na rin ni Skyler. Actually, pwede nga siyang gumamit pa ng TikTok play dito para lang maabot na yung pwesto ni Xavier. Kasi alam niya, nasa likod lang lagi ng Benedetta yung Xavier ng RRQ Hoshi. Lalim. Grabe namang ikot to. Grabe ang ikot to nila. Nakikita niya. Kita niya si Clay! Op, Clay!
Blaze ang napunta pero nagkamali na Sipa. Pero hindi maganda ang pwesto dito ng side ng RRQ Hoshi. And RGPH won't take advantage of that. At meron ng real-world manipulation dito si Vin. At si Vin dito ay tutumba. Immortality is down. Vin, one more hit. Could be done, pero hindi siya tutumba. At si Eman dito, si R7, hinabol ng dalawang ng light wheel. Base. Ng RGPH at muna. Yung base, kailangan i-defend. Balik si Aqua ang naatasan. Demon Kite and Nox here in the lore, 2v5. Masakit ang damage output ng Kari dito, pero Demon Kite ang question is, actually 3v5 ba na ito, kasama pa si Nox. Tony, tumama sa likod Eman, medyo bawasan, pero yung HP bars ng RG Hoshin, tumutumad na rin Eman. Muntik pang mamatay with the sniper, nagre-regen siya dito, meron siyang Bloodless Axe, pero yung Lord mare-retrieve ba? That is the question, 10,000 HP, 9,000 HP, Demon Kite, medyo maaga yung kanyang retribution, Albert, siya ang nakakuha ng Lord, pero Kari, Eman takes the kill. Albert! Eman! Aquaman! 2v5! Buhay na si Light! May magde-depend! Albert, ang lupit mo mag-retry pero sa clash wala kang silbi! Ano yun? Walang damage output pagkakulong ng real world manipulation. Sabi ni Eman, akin kayo lahat! Oh my goodness, RRQ Hoshi. Sila yung may prime position doon. Sila yung mas maganda, yung numbers game. But the fact remains, kahit nakuha niya yung Lord, almost always automatically, napupunta yung teamfight agad-agad sa RSG. Linikeran, Butters. Sabi nila, ako na to. Superhero carry ang nangyari for RSG and inubos ang RRQ Hoshi. Okay. Next Lord na ulit ang ating laban. Okay guys, lilituin na naman natin yung tadhana. Pure muna. Ang galing mag-retry ni Albert. Sobrang galing. Ang galing niya tumahiming. Na-dodge din ni Clay yung sipa nila. Nabalansin na yung karma. Pwede na. Balik tayo sa RSG. Ngayon, na kailangan nila gawin is bantayan yung next Lord na lalabas. And I do think nalalabas yan anytime soon. Yep. Or lumabas na ba? Wala na. Naklear na nila. Light! Naku si Bin! Kuya Bin! Ano yan? Ay, naku ka! Nilalagnat na ang RRQ Hoshi. Wala na ang kanilang roam. RSG, they can utilize this window, walang ruby, and may real world manipulation ba si Aqua in 15 seconds, I believe. And RSG, pumasok na si Nat, kusin na magwala na yung Tore, and that's the mid lane tower down. Pero di pa sila tapos, pwede pa sila magbot, at pwede pa mag-top. Ang dami pang kailangan gawin ng RGPH to actually turn things around. Light, nakita niya na lumapit sa kanya dito si Albert, pero hindi nga rin kasi pwede ipilit yung sipa kasi merong eye for an eye. Actually, sinipa niya. R7, light, damage. Uy, medyo masakit. Yung dawning light, yung damage output ng Mystic Field from Xavier. Pero si Eman, kailangan niya mag-regen. Low HP yung ating carry, pero nandiyan naman si Nats on the front line. Actually, sinipa ni Light kanina, si Albert. Kaya siya na-stand. Pero lupet nung timing nung eye for an eye. Kaya siya na-stun at dito na pumapasok. Ladies and gentlemen, pag nasa grandfinals ka na talaga, the intensity is there. Everyone is in the zone. Pure kay Albert. Oo, ang lupit niya. Ang lupit ng eye for an eye ni Albert. O, di ba? Grabe. Kala mo si Shinbu with a one for an eye. Naguluhan na naman yung karma. Teka lang, good karma ba o bad karma ba yung bibigay ko? Nabaliw na naman, no? Tinakrash talk nila pero pinupuri nila at the same time, eh. Men, si Aqua, 4-0-11. 4-0-11. The best position for support pagdating sa positioning. The unkillable veteran. Oo. The aqua flow. The aqua flow. Fluid movement. Oo. Ito na. RSG. Nice flow. Lumit mo dun, Batag. Oo, di ba? RRQ. Hoy, nag-i-split po siya, no? Sinasa, Kuya Natsa. Bert. Palumpalo. Ina-eye for an eye. Wala naman. Oo. Dawning light para sa game number 4. Di ba? Wala tinamaan eh. Ito na, dito na magkakaalaman. Palupitan mag-retry between these two teams, pero palupitan din mag-set ng teamfight. Vin, kumahanap siya ng pwesto rito. Meron siyang flicker, pwede niya setan si Aqua. Pero na-missing field si Joe. And mukhang babagsak agad si Light Nuts on the backline. Real remuneration ginamit na ni Aqua. Walang pang-cancel ng RQ. Takbo mali. Nakuha na yung Lord, ladies and gentlemen. Takbo! RQ Hoshi, sabi ni Light, Mamba out! Teka lang, sabi din ni Nuts dito. Pre, guguluhin ko lang sila. Tapos, ang gawin natin, ang gawin nyo, lapag nyo yung real world manipulation, tignan mo, walang pang-cancel yan.
Eh, nanostra ni Light. Siya yung hinatak eh. Hinatak siya. Sabi ni Light, nako Vin, nilalagnat ka na. Hindi ka nakapranko. Vin, kasi ang problema sa'yo, yung Light, si Light yung kinahatak mo eh. Oh, bakit kasi ang ako? Ang atakin mo kasi si Aqua. O, oh, diba? Puro 0-11 niya eh. Di naguluan na naman yung tadhana. Oo, oh, Purino. Tinuruan natin yung kalaban. Oh, napatay si Light. Ang problema, hindi tayo coach. Caster tayo, pero tinuruan natin sila. Oo, oh, ito, Lord Clash. For RSG, magagamit ba? May real-world manipulation. Ginamit na yung dawning light. Si Light nakaabang. Light, dito, nag-aabang unti-unti. Katulad nung sinabi ni Midnight, Light and Eman taking down the turret doon sa may taas. There's actually one more turret onto the bottom lane na pwedeng kunin ng members ng RSG. Gumaganda ang documentary. 3-0 for RSG, RRQ Hoshi, hindi makakabawi. Mm-hmm. At ang real-world manipulation dito, naipit si Clay, naipit si Bin, naipit si Light! And si Light dito, nag-aabang ng tamang pwesto. At habang nababasag ang mga toke dito, mga kaibigan, wala ng toke, ang side ng RRQ Hoshi! Sabi ni Light, we don't need to fight. Ang kailangan lang natin dito is makuha yung mga towers. Pero ito, RRQ Hoshi, gusto nila lumaban si Light. Si Nats, di nasa frontline. Binato na yung dawning Light. Pero RSG, lalaban pa sila Light with the knockup. Beautiful knockup, camera from the show. Pero hindi pa tapos. Makaka-back off ang RRQ. Mukhang napasobra sila, napasubo yung RRQ, ano, batters. Mm-hmm. And now, RSGPH at prime position to end this. Guys, sa mga nanonood sa bahay, sa mga nanonood dyan sa watch party natin dito sa studio, sa SM Sukat, sa SM Santa Mesa, shoutout sa inyo. Oh. De, joke lang. Sa lahat na nanonood dyan, hindi pa tayo pwedeng magpakampante dahil makakabawi pang RRQ Hoshi dito kung magkamali yung RSG. Alam mo tawag dyan? Ano? Reverse psychology. Reverse psychology. Oh, natutunan ko yun ng college. Paano yan? Paano yan? Sasabihin mo yung ayaw mo mangyari. Sa bagay. Oh, di ba? O nga, no? Reverse psychology. Paano, malilito ba si karma doon? Oo. Kasi pinupuri mo, tinatrash talk mo. O sa bagay. Kasi ako sawa na ako masisi. Bakit? Lagi bang talo kasi, pag ikaw kasta? Ito, ito ah. Kasi ka, kasi minsan, kapag ka nagkakasta ako dito, minsan natatalo. Sometimes. Tapos sisisihin ka. Ah. Eh wala ka namang kinalaman. Di naman ikaw yung schedule eh. Ito na. Sisihin mo si Nico guys. Oo. Oh. Si Nico guys ang nagsiset. Oh, ngayon. O, oh, diba? Nandito tayo. Nananalo. Oh. Ito na yun. Nagugulo natin si ano. Moment mo na to, batters. Oh. So, ito yung tinatawag na puwera uso. Oo, oh, oh, puwera uso. Pero, tatandaan natin, mamaya si Chantel Gaster. Oo. Oh. Best of seven. Best of seven, pre. Best of the best. Oh. Hindi, pero si Chantel, alam naman natin yan. Yan Palto yung swerte natin. Oh, teka lang, si Light nakabang dito, Albert. Umuposisyon sa kanyang Benedetta. Ang sakit! Ang sakit nung kahari! Si Albert dito, nag-Benedetta, 27 minutes na. Sakit na ng daliri niyan. Oh. Naglalak na yan. Sword intent, naglalag na rin yan. Real world manipulation kinasa. Nakuha ni Demon Cat yung Lord. Takbo! Ay! Takbo! Takbo, RRQ! Takbo! Okay, tayo na mag-back. Disiplina, disiplina. Wala kang minions. Disiplina. Okay, walang minions. Okay. Guys, everybody at home, samahan nyo kami. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. At stretch. Oh, nasa atin ni Lord. Relax muna. Ayan na naman. Sabi ni Nats, guys, may langgam dito. Walang damage. Yung Benedetta. Look at this. Wala. Guys, hindi nga na-arouch. Hindi nga na- Wow. Na-arouch. Pare, that's so cool. Yeah, pare. Sheesh. Oh, na, pare. Let's G, pare. Let's use the Lord, bro. Naglalagablab na ang puso. Oy, binagsakan niya langgam. Binagsakan niya ng bomba. Pero walang may pake. Ladies and gentlemen, walang may pake. Eman, Eman, on the front line. Asan yung real world? Ayan na nilapag na ni Aqua. Ay, Kuya Bin! Kuya Bin! Hindi talaga parang ko yan! Nilalagnat na ang RRQ RSG! Patay na yung heroes ng RRQ! Pero si Nats yung naiwan. Si Eman at si Clay. Kuya Clay, Mr. Clay, anong gagawin mo ngayon? Oy, si Eman dito. Yan, op, Nats. Running light, Nats. Eman! Tapos!
kay TDZ. Indonesia, no words needed. Ito lang kailangan nyo malaman. You want PH versus Indo? You will get PH versus Indo.